Hello mga kamaestro, welcome back to my channel and isang edition na naman ng ating coffee talk session and sana makapag-impart na naman ako ng knowledge and ideas sa lahat, either sa architects, sa young architects, sa mga reviewers, no, even sa mga owners. And ngayon ang pag-uusapan natin is about R2 classification ng occupancy under sa ating revised implementing rules and regulations of PD 1096, okay? But before that, if you're not yet a subscriber to my channel, subscribe na, click the notification bell, and recommend to the friends, no, para lahat tayo is makakapag-benefit sa aking lecture sa inyo in this coffee talk session, okay? So, stay tuned. Okay mga kamaestro, ang topic natin ngayon is R2 classification of occupancy, dahil maraming nagtatanong sa akin and maraming nagme-message, no, regarding dito sa R2 na medyo, well, nalilito sila siguro and mas gusto kong i-vlog na lang para marami yung makakarinig, no, marami rin yung makakapag marami tayong maabutan ng pag-share ng ating knowledge and interpretation of this R2 classification. But before that, shoutouts muna natin yung ating mga kaibigan sa industry, no? Shoutout dito kay RJ Laos Art and Design. So, thank you sa panonood palagi sa aking YouTube channel. And kay Maru03R. Okay, thank you rin sa panonood sa aking channel. Sa kay JDV Architect of Davao City, umaabot tayo ng Davao, no? Well, umaabot din tayo ng Dubai, Qatar, no? Marami na rin nagme-message sa atin, okay? And shout out din kay Kyle Aninoche Agatep of the University of Northern Philippines College of Architecture sa Bigan, no? So thank you sa panonood din sa aking channel, no, sa pag-subscribe. Kyle Aninoche, no, hindi tayo nag-usap doon sa time na nagpunta ako ng UNP, no, but you remember me na nag-talk ako doon sa school ninyo. And shout out din kay Mr. Gargoles. Okay, so sir, thank you sa panunood sa aking channel. Okay, so guys, ang pag-uusapan natin ngayon is R2 classification. Okay, itong mga nagme-message sa akin, mga nagre-review, no, ilang tao na, siguro may 4-5 na nag-message sa akin regarding dito sa R2. Ang problema na nakikita nila sa R2, kasi sinasabi nila, bakit nakalagay daw sa Rule 7 na one side lang yung firewall. No, malinaw kasi sa Rule 7 na one side lang yung firewall. Pero pagdating daw sa Rule 8, nakalagay na optional yung dalawang setback, no? So na misunderstood nila na yung nasa Rule 7, it speaks about firewall provisions, while on Section 804 it speaks about setback. So magkaiba, no? Kasi yung iba na nagre-review, kino-compare nila yung provisions ng R2 classification ng Rule 7, 704 specifically, and pagdating nila doon sa Rule 8, kino-compare nila na sinasabi nila, bakit sa Rule 7 one side, bakit dito sa Rule 8 two sides and optional yung paglalagay ng two sides. Take note, ang pinag-uusapan sa Rule 8 specifically 804, no, doon sa ilalim ng table, di ba? Mayroong table doon na setbacks. Tapos nakalagay doon, parang pangatlo yata na nakalagay, na pagka R2 classification, okay, optional ang two sides na mag-setback. Okay? Hindi yan firewall. Ang Rule 7.0, Rule 704,
Ang pinag-uusapan doon is firewall, hindi setback. Ibig sabihin, iba yung pinag-uusapan sa Rule 7, iba yung pinag-uusapan dito sa Rule 8. Now, ano ba pinag-uusapan sa Rule 7? Para maging malinaw sa Rule 7-04. Ang pinag-uusapan doon, sinasabi na pagka ikaw ay medium density, R2 classification, allowed ka lang ng isang side na mag-firewall, provided na kailangan ang iyong firewall doon is only 80% of the length of the perimeter ng lot. Okay? So kung 10 meters ang isang length ng perimeter na yan, 80% lang yan ang pwede mong gamiting firewall. Okay? So yung the rest na hindi mo pwedeng gamitin as firewall. And on the other side, meron kang isang side na may setback. Okay? So one side yung setback mo dahil yung another side mo ginamit mo as firewall. So yun ang nakalagay sa Rule 7. Okay? Sa Rule 7.04. Pagdating sa Rule 8, ang nakalagay doon pagdating sa R2 na nakalagay ay ang setback is optional ang pag-setback ng dalawa. Okay? So, kung mag-setback ka ng isa lang, ibig sabihin, nag-firewall ka on the other side. So, ang tanong doon, eh, sir, kasi sinasabi sa Rule 8 na optional yung setback sa two sides. So, kung nag-firewall ako doon sa one side, hindi na ba ako pwedeng mag-firewall on the other side? Kasi nakalagay doon na optional ang setback na two setbacks, no, two sides yung setback. Okay? Take note na sa Rule 8, okay, pag tinignan natin doon, sinasabing pwede ka mag-setback sa dalawang side. So, ibig sabihin, kung malawak yung lote mo, kukuha ka ng 2 meters on the other side and 2 meters on the other side. So, may setback ka. Halimbawa, isa lang ang ginawa mong setback ng firewall ka. So, anong pwede mangyari sa kabilang setback mo? Pwede ka pang maglagay ng abutment. Okay? Ang abutment naman is sinasabi doon na kailangan mag-support lang sa ating carport. Diba? Ang sinasabi nga doon is pagka above 1.5 meters and up, pwede ka na maglagay ng perforated materials or decorative blocks to support only the roof of the carport. Okay? Yun ang nakalagay doon sa ating Rule 8. So, don't misunderstood it as the same as firewall. Ang provision sa Rule 804 speaks about setback. It does not speak about firewall. Only on Rule 7 na nag-speak siya about firewall provision. Okay? So, take note, ang sinasabi sa Rule 7 na one side lang ang may firewall na allowed. So, pagdating sa other side, hindi ka talaga pwedeng mag-firewall. While on Rule 8, sinasabi doon, setbacks is allowed on two sides. So, either kung isagad mo yung isang wall, okay, dahil sinasabi sa Rule 7 na one side lang ang pwedeng mag-firewall sa R2, pagdating doon sa Rule 8, ang pwedeng gawin is one side firewall, on the other side, hindi ka allowed ng firewall dahil prohibited ka under Rule 7, pero pwede kang maglagay ng abutment. Okay? So, yung abutment na yon, only on the portion of firewall. And then, the rest doon is open na siya, fence lang. Okay? So, ganun ang classification ng R2 between Rule 7 and Rule 8 of the revised Implementing Rules and Regulations of PD 1096. Kasi maraming mga nagme-message sa akin na akala nila it's the same firewall provision ang nandun sa ilalim ng table ng Rule 8. No? Nami-misunderstood nila na ang pinag-uusapan doon is hindi firewall, kundi setbacks provision. Okay? So, tingnan mabuti, basahin mabuti, i-analyze mabuti kung ano bang sinasabi
ng rules, no? Kasi magkaiba, hindi pwedeng mag-duplicate yan ang sasabihin natin conflicting. Okay? So magkaiba yon. Take note, guys, no? Sa mga nag-message sa akin, sa mga nag-inquire, okay? So magkaiba, ang rule 7 is firewall, ang rule 8 is setback provision. Okay? So hope this clarifications clear your mind, no? Na hindi pareho ang pinag-uusapan sa Rule 704 and Rule 804 of the Revised Implementing Rules of PB 1096. Okay? So guys, hope that this video, no, or this discussion sa R2 clip, sa R2 classification is malinaw na sa inyong lahat. Okay? So hope na okay niyo inyong pagre-review, hoping that this clears already your mind, no, clears your doubts, and hope that magamit niyo na siya sa inyong computations, sa inyong design later on, kung ano ang pwede doon sa rule 8 pagdating doon sa next pagdating doon sa other side ng setback, kung anong pwede. Okay? So, abutment lang ang pwedeng ma-extend doon. Hindi na pwedeng mag-firewall. Okay? Thank you, guys, and a blessed Sunday again.